Gentle Giants. And syempre, ang tournament na to ay hatid sa atin ng ating mga sponsors dito, Tele Community, Lupon, WXC, and The Armory. Muntik nang mabanggit ko yung Gentle Giants, Epi. Ayoko kasi meron din silang female team. Oo. Nako. Muntik ko na mabanggit yung FE kanina. Brokon, parang hindi ka pa nakakaalis sa ano, sa multo ng FE. Ay, hindi pa talaga, tol. Ay! Ang dami kong inad. Ay, talaga! Wala nag-accept. Wala, ano? Ano ba? Uy! Uy! Alam mo, Brokon, nako, mahirap yan. Bahala silang marinig. Alam nila yun. Ah, alam nila. Uy, talagang ano, okay lang daw. Oo, confident. Confident na confident. Eh, parang mga teams natin ngayon, tol. Napaka-confident talaga namang nagbabakbakan in another series na naman na Leslie versus Claude. Ay, eto anong na naman. Anong thoughts mo dito, men? Mala Kelra and versus sino yung kalaban ni Kelra? Ewan ko sa'yo. Pero yun nga, no? Leslie and Claude nga daw kasi, naiiwasan ng Leslie yung blazing duet ng Claude. Ayaw kasi dahil sa first kill. Master of Camouflage. Biglang nawawala, tol. Oh. Biglang na, ano yun, nakakapag-ghost, kumbaga. Tapos, uy, ghost? Oo, speaking of ghost. Mahirap yan, men, pagka-ghost. Pero ito, Matilda, mukhang hinahanap si Torres. Si Torres, mapapa-atras na lang. Si Torres, parang ano nga, pangalan ng teacher ko dati, ha? Oo. Oh. Sir Torres. Ay. Yung teacher mo, ano yan, ha? Malupit yan. Ay, malupit talaga, tol. Naging estudyante nga niya. Pero kasi sa nakikita natin dito, talagang tinuturuan ng Gentle Giants FE dito na maging humble yung MHRLK Esports dahil hindi sila makalabas ng mapa nila at yung Gentle Giants, yung nagdidikta ng laban, first 2 minutes ng ating ano serye. Gusto atang bumawi nung Gentle Giants. Bakit? Dahil, di ba, MHRLK Esports, tinalo yung Gentle Giants FE. Yung female team ng MHRLK Esports. Sabi ko sa iyo, may mag-move on ka na sa female cup. Hindi, kumbaga, tol. Deliver pa ulit yung female cup, men. Kumbaga, tol, mayroong ano, hidden agenda, mayroong pagganti. Ah, sino may hidden agenda? Ikaw? Hindi. Kala ko ikaw. Kala ko ikaw, eh. Naku, ay, Blazing 2 by the Super West, mga kaibigan. Testingan sila ng mga bullets. Pero hindi muna magkakaroon ng casualty dahil may turtle naman sa may bigandang gitna. Sino to? NBEX? NBEX. Mapapatakas na lang gamit yung kanyang flicker. Yung pala. Pero si Migs, habol ng Demonic Force ni Dr. Insanity. Migs! Pero, ay! Uy! Munti ka na. Mapapatakas na lang doon. Pero good night. Hindi na mag-good night pa dahil yung turtle sinisimulan na ng side ng MHRLK Esports. Andito naman si Schoolboy. Pero gagana pa ba yung pagkanyang pagka... Oh! Gastil, bro! Ganyan talaga, isang gusyong player. Parang ako lang maglaro, tol. Oo. Magaling mang-agaw. Uy! Uy, talagang, men, alam mo. Sa, ng, ano, ng objective. Ah, objectives. Iba yun, iisip nyo eh. Pwede, pwede. Actually, men, medyo nagdududa na ako sa'yo, ha. Parang, kasi kami, lagi kaming inaasar niya, no, nila, na baka mamay ikaw talaga ang totoong, ano, ay, hindi yun, tol. Ah, hindi. Ano pa ako, loyal sa loyal. Uy, talaga. Ilang girlfriend mo? Humigit ko. Oy, nag-isip! Kasi madami, pero kasi sa baba, marami lang din namang bakbakan. Kasi si NEX, mga kaibigan, ginamit na ata yung kanyang wild charge. Actually, hindi. Wall lang muna, pero nag-circling eagle na si Migs at this point of time. Sa may bandang itaas naman, si Schoolboy, mga kaibigan, si Andorion. Ako, tamang blade, papasok lang, pero hindi niya muna bibigyan si Insanity dahil wala pa min eh. Kalmalicious lang muna. Kalmado talaga. Pero dito, balik tayo sa bottom lane. Migs and goodnight na kulya, na sulyapan si CJ and si SB Torres, pero mukhang hindi na itutuloy. Oh! Pero first lad, upcam with Schoolboy. That's the best skill of the game. Hatid sa atin ng Zito Telecommunity. Pero kasi sa may bandang ibaba, tamang kuha lang ng energy shield si goodnight. Nandun si CJ, 1, 2, 3, 4. Anong gagawin niya? Papasukin ba? Hindi yata. Super West. Nako, nagpakamartir. Sinalo lahat ng bala, mga kaibigan. Kasi pero, nga daw, bida siya eh. Ay, oo. Oh. Super talaga. Pero ito na yung mga miyembro ng MHRLK Esports. Nako, sa baba! Sa ata, with a wild charge na nanggaling sa isang crack. Meron pang drawing, reward drawing. Manipulation kay Yuliang and Dr. Insanity will go down. Yung MHRLK pa yung napitasan sa nangyari doon na off-cam sa taas. Oo, kasi syempre, men, may bakbakan sa baba eh. May bakbakan sa taas. Nakakalito talaga yun. May bakbakan sa baba, may bakbakan sa taas. Ngayon, balik naman tayo din sa may bandang itaas kasi si Schoolboy and si Toto, eh, kinukuha na yung purple buff nung ating CJ, mga kaibigan. Pero makakatakas ba dito si Andorio? Yes, indeed. Meron siyang incandescence. And triple out muna yung MHRLK Esports. Pero sabi na, joke lang, balik tayo. Meron palang turtle. And ngayon, 5 minutes, ladies and gentlemen, still. Gentle Giants, nasa kanila pa rin ang kalamangan, sitting with a 2K gold lead against MHRLK Esports. Gentle Giants, hindi na nagiging gentle against MHRLK. MHRLK dito, tingnan natin kung ano yung gagawing mahika para lumamang sa laban na to dahil si
CJ, 1, 2, 3, 4. Sinisimulan na yung turtle pero kailangan niyang iwasan yung threat na pwedeng maagaw ni Schoolboy yung turtle dahil nakita naman natin with the Shadowblade Slaughter and Retribution, mabilis at ganun kadaling naagaw ng isang Gusion yung turtle kanina. Pero eto, tuloy-tuloy ay, 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 ay. Toto, kailangan ito kasi ito pero may demonic force si Dr. Insanity. Nasa scene siya ngayon to fight back against the enemy. Uy, rhyme yun. Ay, panis. Pero hindi pa rin tapos. Eto na, demonic force. Talagang tuloy-tuloy sila dito. Ang target si Mix. Retrihan si CJ makakuha dito. Here goes a drawing coming in from the real world manipulation. And Nyx is down. Double kill per 4. Andor, yung mga kaibigan, meron tayong Blazing Doom at K-West. Kaso nga lang, hindi siya tumagal dahil nga lang sa damage output na meron si Yulyang. Tama ba? Yulyang, Yudyang. Yulyang ata, ah, Yulyang. Yulyang. Yulyang, pero Valentina na lang para mas madali. Pero eto, dalawang napas lang kanina sa MHRLK habang isa lang sa Gentle Giants. Uy! Gawin mo ang tatlo, pero grabe talaga si Schoolboy. Eto yung ano eh, yung mga type ng heartthrob kumbaga sa school, yung sa campus. Oh. Actually, feeling ko anime yan si Andorio eh. Ay, paano mo na sabi? Hindi na, anime yata yan Andorio. Hindi ko lang matanda ko saan. No. Uy, pero teka lang ha. Si NIX, binibigyan ni Mix and Goodnight. Goodnight, gusto patulugin dito si Yulyang, mga kaibigan. Insanity, wala na kasi siyang ano eh, Torres sa may bandang itaas. Actually, sa baba, kaya naman eh. Sige, dito muna ako sa mid. Yabats muna ako dito, guys. Pero anim na minuto, approaching to 7 minutes, 2-5 ang ating score. Still, namemaintain ng Gentle Giants yung kanilang kalamangan. Sitting again with a 2K gold lead now. Looking at Toto, lipat ulit kay Mix, mga kaibigan sa may bandang gitna. Eh, wala pa naman nangyari after that series of team fights. Pahinga ulit yung MHRLK and Gentle. Kailangan muna ng disiplina ng both of the teams. Tama na muna, kalma muna tayo sa bakbakan, hanap muna tayo ng ibang objectives, error kumbaga na ilalabas ng ating mga kalaban. Pero ito, ultimate snipe naman galing kay SP Torres, tamang visual and information lang. Pero final blow, Alekto, binitawan na lang. Ay, napakasakit! Pero na-cancel yun. Si Toto! Makakatakas pa rin, man. Ay, mahirap talagang huliin dahil si Toto, pag itong kitong ay isang Benedetta. Nice. Nako, ewan ko talaga sa iyo, man. Feeling ko, kailangan mo matulog eh. Oo. Oh. Pero hindi tayo hayaan noon dahil si Goodnight hindi pa namamatay with a 0-0-2 standing and yung turtle sinisimula na naman ng MHRLK Esports. Nako, eto na si MHRLK getting the upper hand doon sa mid turtle, mga kaibigan. Tingnan natin kung makaka-steal ba si... Uy! Grabe naman talaga, Rometri. Sabay pasok with the incandescence. Nag-aabang lang ng perfect timing. Pero hindi niya na mahanap yung loophole doon kasi nga masyadong dikit-dikit yung MHRLK Esports. If ever, magiging delikado yung buhay niya. And for Gentle Giants naman, mga kaibigan, tamang push lang. Yun lang gagawin dito ni Toto, mga kaibigan, dahil hindi siya makapag-join sa teamfight sa may uplane. And now, NIX. Si NI na lang, si NI. Si NI. Oo, si NI. Gamit yung kanyang grak. Pero eto, basag na yung second turret ng ating MHRLK Esports dun sa top lane habang si Toto hinahabol ni Dr. Insanity. And 2-5 ang ating score, 3,000 kalamangan para sa side ng Gentle Giants. At kailangan nilang iwasan yung potential na pasok and potential na burst ni Schoolboy dahil medyo masakit na talaga kahit si NI hindi na kayang isustain o protektahan yung mga kakampi niya. Parang ano yan eh, parang nasa intro ng kanta yan si ano. Sino? Basta, hindi mo alam yun. Mamaya pang dumang kanta yan, siyempre. Hindi, bagong kanta yun. Hindi ka nakikinig ng sangkapunta. Ay, alam ko naman. Intro ng sangkapunta, yan eh, NIX. Ako kasi tol, ano, yung mga kantang hili ko, mga church song. Ay, talaga? Sige nga, sample. Ay, sige, wag na pala. Wag na, tol. 2-5, 3,000 na ang kalamangan ng Gentle Giants. Actually, 4,000 na. Almost 4K. Ang kalamangan ng Gentle Giants against Team MHRLK Esports. Now, the question is, paano makakabawi yung MHRLK Esports dito? Nasa iyo ba ang kasagutan, Brocon? The answer is, kailangan munang mag-farm ni SB Torres, gayon din si Yulyang, and kunin ni CJ dahil meron naman siyang tong kung sakali yung kunin yung damage na pwedeng ibitaw ni Schoolboy mamaya dahil Schoolboy yung potential na or pwedeng pumitas kay SB Torres mamaya dahil si SB Torres kaya niya naman iwasan yung Blazing Duet kung sakali ng isang kulot pero yung Sword Spike and Shadow Blade Slatter ibang usapan na yan. Pero teka lang, sa may bandang itaas, Dr. Insanity, ladies and gentlemen, talaga na ikipag-barrel out against Schoolboy.
Kaso, parang nagdodoble-doble ata yung ating mga ano, yung ating mga skill shot from our teams. Pero kasi dapat kasi talagang dinoble na nila para ano men, para mag sure kill. Oo, kaso hindi na ata madodoble yon dahil yung kalamangan ng Gentle Giants unti-unti nang lumolobo, nagiging 5,000 na at yung Lord libreng-libre para sa side ng Gentle Giants FE. Yes, and still, yung team ng Gentle Giants, ladies and gentlemen, talagang nagme-make sila ng way dito kung paano sila makakabawi. I mean, paano nila ma-penetrate yung team MHRLK Esports kasi sa nakikita natin at this point of time, mga kaibigan, yung team ng MHRLK, parang ano, may plano na sila. Meron na talaga. Mukhang may magic na ilalabas mamaya, lalo na't hindi pa napapaslang ang isang SB Torres at Lewel Yang. Si Dr. Insanity lang yung napupuruhan sa side ng MHRLK Esports. Pero 6,000 kalamangan, and buhay pa yung Lord para sa side ng Gentle Giants. Tignan natin kung ilang tore yung mababasag para sa side ng MHRLK Esports. Oo nga, pero kasi sa nakikita natin ngayon, still, MHRLK Esports struggling at this point of time, ladies and gentlemen. Pero let's see how things will work out as Gentle Giants. Malapit na sila sa area of responsibility ng team MHRLK Esports. Papasokin ba to ng GG? Tingnan natin mga kaibigan. As now they are building doon sa may bandang top lane. Pero kasi binabasag na ng GG. Pero pumasok dito si NIX mga kaibigan. May rearward manipulation. Good night is down. Toto ang isusunod, ladies and gentlemen. Pero meron naman siyang Electro Final Blow. Pero nahabol pa rin ng Demonic Force. Ako, nakapag-flicker si Dr. Insanity. And I think yun na yung ano, breather and space na inaantay ng MHRLK Esports para makapag-farm si SB Torres at talaga namang maklaim na nila yung W. Pero po, sang hiningisang side ng ating MHRLK Esports na ibibigay mismo natin, pero grabe naman yung clash na nangyari na yun. Yung Gentle Giants yung may hawak ng Lord, pero sila pa yung nalugi sa clash na nangyari doon. Parang ang nangyari kasi, Tol, ano, naalala mo yung Predrin, CJ1234. CJ, Ang nangyari, CJ12 pa lang. Ah, CJ1. Wala pang ano, level 4. Wala pang 3-4. Okay. Mamaya pag nag-3-4 yan, asahan mo na MHRLK Esports. Ay, pwede. Pero kasi nandiyan din si SB Torres eh. Ay, oo. Nandiyan din si SB Torres, man. So, meaning to say, yung ating, yung Fredrin and yung Leslie combo mamaya. Oo. Deadly combo na. Deadly combo okay. Talaga. Kumbaga, merong shield. Okay. Merong sword. Hindi, baril yung kay ano, Leslie. Hindi, kung ano lang, reference lang, okay, diba? Pwede, shield pwede, sword. Sige. Pwede yan, men. Reference lang. Gusto ko yan, ha? Ano ka? Observant ka? Observant talaga, Tol. Magaling akong mag-observe, eh. Oo, talaga. Sige nga, anong na-observe mo sa laro natin? Yan? Na-observe ko, Paul, 10 yung naglalaro. Oh, okay. Ano kompleto ba? Yung mga role. Parehong may retribution yung dalawang jungler. Oh, sige, pwede natin, ano, i-into natin yan. Eh, siyempre, bago ang lahat, nice muna namin bigyan ng shout-out yung lahat ng nandito sa ating live stream. And syempre, also guys, again, we remind you na mag-like, mag-comment, at mag-share ng ating live stream to get a chance to win Dito loot bags, mystery phone, syempre epic skin giveaways, everyday epic skin of your choice. Ano pang hinihintay nyo? Tumambay na sa Just ML Cup, Rivals of the Kings, tuwing 6:00 ng hapon, makikita nyo yung mga mukhang to. Yan, mga huwag kayo magsasawa sa mga mukhang to. Oh. Pero ayun nga, no, sa ating comment section, nakakita na ako ng sharer badge. Sabi dito ni Shadeen Azul Tenorio, go Gentle Giants. Ayun, go GG! Go GG. Gentle Giants! Oo. Sabi nga sana, go eh. Go. Oo. Gentle Giants, go. Oo. Ay, pwede eh. Nakabuo na agad ng chat. Oo. Eh, paano sa MHRLK ka? Ewan ko sa'yo. Ikaw kasi yung malikot ang utak sa atin. Ay, tol. Ikaw ang maraming kang wise words. Ano bang chant mo for MHRLK Esports? M for a M. Ay, teka, mukhang baduy eh. Hindi, sige. Supportahan ka ni Popeye. Tatawa na ka ni Popeye. Sige. Gusto mahal kayo. Kita, MHRLK ka. Go. Pwede na. Di ba, mahal kita, MHRLK ka. Go. Anong clap nun? Di ba may clap pa yun, may stamp pa yun? Ay, wala tayo nun. Ah, wala. Wala, hindi natin napag-practicean yun eh. Okay. Pero ano, mahal kita, MHRLK ka. Go. Ah, para, ay, talaga. Oh, diba? Popeye, narinig mo yun, MHRLK ka, mahal kita. Go. Ay, talaga. Ba't may Popeye, MHRLK ka, mahal kita, go. Uy, wala akong sinabing Popeye. Uy, sabi mo kanina. Wala akong sinabing Popeye. Wala akong sinabing Popeye. Ikaw lang ang nagsasabing Popeye, man. Talagang, si Popeye kasi, love na love ko yan eh.
Ay, oh, iba ata yung love ni Poppy. Hindi, oh, pero syempre, mamaya na yan. Kasi ito na, i-unpost na to ni Direk. Any second, ito na nga. Bakbakan na dito sa ating lineup. Bakbakan na tayo mga kaibigan. Series number 2. Talaga namang nag-iinit na yung Gentle Giants para i-claim yung kanilang first victory against MHRLK Esports dito sa ating serye. Pero kasi, papayag ba yung MHRLK Esports knowing na sa sinabi nga ni paring Brokon, eh kailangan lang mag-CJ 1, 2, 3 or 4 para makabawi yung MHRLK? I bet to disagree. Mukhang hindi papayag yung MHRLK Esports. Sabi dito, kung kayo Gentle Giants, go, kami, that's a no. Ay, gusto ko yung talagang mga ganyan mo, men, ha? I mean, gusto ko, alam mo, pwede nating yan eh. Oh. Pwede nating introduction yan eh. Yung mga ganyan mo. Pwede yan eh. Lagay mo nga sa TikTok yan eh. Ano, mga phrases of the day by Brokon. Pero konti yung follower natin sa TikTok. Okay, pero lang, okay, speaking of TikTok, huwag niyong kalimutang i-follow yung official TikTok account ng JazzML at JazzML Official para updated kayo lagi sa mga contents at mga maiinit na balita sa ating Land of Dawn. Ito na. Time check mga kaibigan. Ako pa rin ba? Mukhang hindi ka na dahil MHRLK Esports versus Gentle Giants na yung naglalaban dito. Less than 30 seconds para mag-respawn yung ating level 2 Lord. And Gentle Giants, in terms of map control, sila yung may hawak ng leeg ng MHRLK Esports dito. Uy! Talagang sinakal! Sinakal! Uy! Nileegan! Nileegan mga kaibigan. Tingnan natin kung talagang malileegan. Pero look at the damage coming in from Super West. Talagang yung batumin. Nagka-crumble eh. Magka-crumble talaga. Kung naaalala mo yung laban ni Goku and Vegeta, yung mga surroundings na bato nila, ganun nawawasak. Super West, Super Saiyan kumbaga. Pero eto, tinutuloy-tuloy na yung Lord Dance with the Gentle Giants. And MHRLK Esports, sinusubukang bigyan ng information ni CJ. Pero hahayaan ba yon? Super West and Mix, nakaharang dito, masyadong masakit. Napapaniwi ang isang Red Dream sa damage na binibitaw ng Gentle Giants. Nako, titingnan natin kung makakapag-steal by MHRLK Esports. Pero kasi luckily, na-reset ng Gentle Giants yung Lord. So hindi na, I mean, mabawasan yung responsibility nila. Pero kasi, yung ating Benedetta, si Toto, tamang push lang sa may bottom lane mga kaibigan. Tamang trabaho lang. Pero nandito na ulit yung Lord. And still, kinukuha pa rin ng GG to. NIX, pwede nilang bigyan. Ako, Slurking Eagle. Pero may wild charge naman yun para ma-cancel out and talaga namang mabilis. Uy, ni-retrick. Ay, hindi. Pero hindi maka-cancel out ng MHRLK Esports yung pagkuha ng Lord ng Gentle Giants FE and kailangan na nilang dumepen sa Marino. Tatlong inhibitor turret na lang yung natitira sa kanila. Wala na silang second turret para pabagalin yung takbo ng Lord mamaya. 6,000 kalamangan para sa side yan Gentle Giants. Magagawa ba nila uli ngayon yung nagawa nila nung level 1 Lord pa lang yung Gentle Giants na natunaw agad nila at nakapitas pa sila o hindi nahayaan ng Gentle Giants yon? Mamaya titingnan natin yan as the Lord will now march down to the top lane of MHRLK Esports. Let's see how will things work out dito or turns out kasi nga naman ano na eh, kumbaga crucial point na to, wala pang masyadong item si SP Torres dito. Actually meron, sabi niya dito. Anong wala pang item? Tingnan mo yung damage ko kay Migs. Naka-tank item pa si Migs niya na pero ultimate snipe hindi na itutuloy pa dahil nakapwesto na ang Gentle Giants pero ay grabe ka naman. Naku, oy, masyado kang maasim schoolboy Andoryu. Wala na yung Gusion mga kaibigan, sabay pasok ni Toto with the electro final blow. Tingnan natin Demonic Force kasi para naman mailang yung mga kalaban. Dr. Insanity tamang flicker in lang kasi hindi niya mahabol si Super West tamang takbo lang pero still activated pa rin yung Demonic Force ni Dr. Insanity. And now sino mabibitas? Actually wala pa. Good night, tamang alis muna dito and mahihil muna siya ni Mig Super West. Galit na galit sila dito pero kasi nabasag na yung top lane and mid lane inhibitor turret ng MHRLK Esports. Now si NIX mga kaibigan, tamang wild charge na naman. Ando si Toto, pwede mapatay si Mix pero kasi may immortality siya. Toto dives in, nandun naman si Super West, tamang Art of Thievery lang pero kasi ang bibigyan na lang daw nila yung Grok na masyadong makulit. Pero ito, nandito na Dr. Insanity, ladies and gentlemen, with the Demonic Force. Toto is down, BMI out for Super West at talaga namang makakasilay pa ng panibagong bukas yung MHRLK Esports with Gentle Giants kasi babak muna sila. Grabe yung nangyaring laban na yon. Napitas nila si Schoolboy pero ang kapalit nun ay yung middle inhibitor turret ng MHRLK Esports and isama mo pa yung top inhibitor turret nila. Kala natin nakalamang na yung MHRLK Esports nung pagkapitas nila kay Andoryu o kay Schoolboy. Kaso ang nangyari, SB Torres together with Yuwil Yang
na buy time sila nung Lord dahil kung hindi nila ipo-focus yung damage nila doon, possible na mabawasan or mabasag yung kanilang Nexus Tower. So, ang humabol lang doon sa Gentle Giants is si Dr. Insanity and si Inai, pero hindi enough yung kanilang damage para bigyan or i-punish si Toto and si Mix kanina. Pero eto na nga, less than 30 seconds, level 3 Lord ay magre-respond na. Nakapwesto na ang Gentle Giants dito. Nakapwesto na rin naman ang MHRLK Esports, pero titignan natin kung makukontest ba nila to dahil yung pressure na binibigay ng Gentle Giants doon sa top lane nila ay hindi biro. Hindi biro, hindi na nagjo-joke yung mga team sa atin dito. Super serious na sila mga kaibigan. Ultimate Sniper para ma-reveal yung mga position kung saan nandun yung Gentle Giants. Pero kasi, the Lord is up, ladies and gentlemen. And now, the playstyle na gustong gawin ni Gusion dito is talagang hanapin. I-hunt down si SB Torres. At pag na-hunt down na si SB Torres, wala na silang problema eh. Wala na ng damage talaga dealer. Ang pinakapapablimahin na lang nila is si Yulyang. Kaso kasi si Yulyang, kaya ng brasuhin ni Goodnight or ni Migs eh. Kayang-kaya na talaga. Tapos ang pwede lang kunin ni Yulyang mamaya yung real world manipulation. Pero eto na nga, kalahati na lang yung buhay ng Gentle Giants. Migs na paggamit ng kanyang Circling Eagle doon kay Inai with a conceal play na magagaling sa MHRLK Esports. Andito na rin si CJ. Hindi niya pa ginagamit yung kanyang appraiser rat dito. Meron pa siyang ultimate, meron pa rin siyang taunt. At kinihintay niya atang pumasok si Schoolboy para matunt mamaya, mapigilan yung retribution. Pero yung Lord ay na-reset para sa side ng Gentle Giants FE. Nako. Ay, FE rather, Gentle Giants, kumbaga. Pero si Pobius dito, nandito sa bottom lane. Pinapressure ng isang Benedetta. Tingnan natin mga kaibigan kung gaano tatagal itong Lord dance na to. Pangalawang reset na ng Lord. Pero kasi full HP na to. Kasi kanina, na-stop niya ni Schoolboy yung pag-re-regen ng Lord mga kaibigan. And ngayon, I think, kailangan nila mag-reposition. Si Toto, masyado nang matagal tumatambay sa baba. Same as with Dr. Insanity. SB Torres, naka-orange buff na siya. So, ano, may dagdag damage na rin yung mga, ano, yung mga critical hit niya dito. Hindi lang dagdag damage, pati na rin burn damage para kay SB Torres. And gaya nga nang sabi mo kanina, Toto and Dr. Insanity doon sa bottom lane. Ang problema lang para sa MHRLK Esports, in terms of mobility, mas mabilis na makakarespo ang isang Toto dahil sa Benedetta siya and syempre sa passive na rin niya. And an eye for an eye, no? And final blue alecto. Oh. Puro mobility yung kanyang mga skills dito. Pero eto na nga, kumpula na naman dito sa middle lane. Mukhang gustong pumitas ng Gentle Giants dun sa bottom lane with Dr. Insanity. May nangyayaring bakbakan. Mabubuhay sa bottom lane. Kaya. Demonic Force, ginamit na rin. Blazing Duet with Super West. Nagsusuper Saiyan na, pero SB Torres nandito. Masyado masakit yung bala niyan. And Super West na papakasrasata. Demonic Force. Ay, eto na nga yung sabi natin. Masyado masakit talaga. Toto no, with the ultimate snipe. Pero hindi naabot. Ooh, double kill para kay SB Torres. SB Torres, ladies and gentlemen, doing wonders for his team. Talaga namang nakapag-double kill siya. And hindi lang yun basta double kill, men. Key players ng Gentle Giants. So, kanyang mapipitasin now. NYX, mga kaibigan. Pero kasi hindi na naman, I think, hindi nila mapipitas to. Megs pinilit. Pero Goodnight is down! Oh no, for the side of Gentle Giants! Medyo delikado na yung kanilang buhay ngayon. Still, MHRLK Esports eyeing for that Lord. Napakasakit ni SB Torres. Eh, si Schoolboy, Andoryu, mapipitas pa siya ni Yulyang and wala nang magagawa yung Gentle Giants dito kundi dumepensa mamaya. Kung walang bawas yung mga tori nila, pues ngayon ang pwedeng diretsuhin ng Lord yung isang linya na pwedeng butasin against Gentle Giants. At eto na nga sa top lane ang kuwang pwesto ng Lord ng MHRLK Esports. Hindi lang mababawasan dahil panigurado mauubos or almost mauubos ang tori ng Gentle Giants, lalo na't masyado nang masakit si SB Torres. Oy! Andon yung kanyang mga bullet and Toto mukhang babagsak din. Si Super West na lang ang natitira ang buhay at hindi na ata madedepensahan pa dahil naka-Nexus Tower lock na ang MHRLK Esports. And victory! Sila ang unang kukuha ng puntos para sa ating series number 2. Grabe naman yon si MHRLK Esports. Talagang disiplina lang ang kanilang pinakita, okay? Kalmalicious lang tayo, mamaya na tayo magpasiklab. SB Torres with a 5-0-5. Tingnan mo yung item build niya, men, no? Dalawang Blade of Despair. Ewan ko na lang kung hindi, ano yan, kung hindi bumakat. Grabe talaga, and hindi lang yan, ha. Binenta niya na yung kanyang boots. Pure damage, kumbaga. Meron na siyang Master of Camouflage para iwasan yung Blazing Duet. Naka-Wind of Nature pa.
So tatagal talaga yung sustain niya pag may nangyaring clash. And Yul Yang, hindi lang si SB Torres yung masakit, pati na rin yung Valentina ng MHRLK Esports. Meron Divine Glaive, Glowing One, Genius One. So dalawang magic penetration yung binuo dito ng isang Valentina. Grabe naman yung pinakita ng MHRLK Esports against Gentle Giants. Pero kasi ang storya tol, oy, since talagang lumamang yung ano kanina,